So ito na nga yung napili kong kulay. Ayan, ang ganda mga kamusta, no? Pagka sa personal kasi napaka-smooth tingnan. Ewan ko lang pagdating sa camera, kasi syempre iba pa rin pagka nasa camera mga kamusta, no? Napaka-smooth, kumbaga napaka-lambot tingnan. Napakaganda ng feedback natin dito mga kamusta, no? Yung mga client na o kaya yung mga subscriber natin. At saka yung namamasyal dito sa bahay nila Ma'am Faye, ang ganda. So ang ganda ng feedback natin dito. So yan mga kamusta, no? Yan, no? So nakuha na namin yung sentro niya. Sa tulong na ito mga kamusta, no? Yan ang pinakamaganda. So yan, hindi mahirap. Hindi mahirap magawa pag may ganito tayo. So ang ginawa natin, ayan, meron na sa baba niya. Para maging stopper. Hey, what's up mga kamusta? Magandang umaga sa inyo lahat. So nandito tayo ngayon sa Bintawan Norte, Ganib mga kamusta, no? So dinaanan natin yung isang bahay nga ng ating subscriber, isang follower nga sa page natin mga kamusta, no? At dito titingnan natin yung mga gusto niya ipagawa. So sabi nga niya gusto niyang malaman kung ano yung mga costing ng mga gusto niya ipagawa, kagaya dito sa fence at saka sa loob ng bahay niya. Kasi renovation ang mangyayari dito. So improvement, makeover ang mangyayari. So shoutout kay Sir Jaime. So andito kami ngayon sa bahay niya. Hindi ko na isasabihin kung ano yung buong detalya ng pangalan niya. So nandito lang tayo. At ngayon ay nakakapagsukat na nga kami. So silipin natin sa loob mga kamusta, no? So ayan si Raymar, no? Dito kami ngayon. So ang isa sa mga gagawin dito mga kamusta yung fence niya. Ito sabi niya pwede nang i-start to. Ayan, welding works tayo mga kamusta, no? So yung gate niya sa front, tapos yung maliit na gate niya doon sa may access ng kumbaga yung pinaka gate natin. So ayan mga kamusta dito, ito marerenovate to kung sakali, kasi ito gigibain if ever. Then yung kisame niya magagawa yan, ganun din dito sa loob. Ayan. So ang trabaho natin dito, kisame works, yung kanyang built-in cabinets. Ayan. So abangan natin yan mga kamusta, pero hindi pa mangyayari ngayon yun. Bali mag-estimate muna tayo. So siguro ang magiging unang trabaho natin dito if ever is itong fence muna daw. Then yung mangyayari dito kasi idederecho na yung kitchen dito. So yan mga kamusta, no? Konting pasilip lang dito sa bahay nga ni Sir Jaime. Titingnan natin kung magkano yung magiging costing ng bahay niya. Bali sabi nga niya by January pa ito. At ang unang gagawin daw dito talaga is yung ating fence muna. Kasi sabi niya gusto ko pag uwi ko, tsaka natin siya yayariin. O kaya bago siya mag-start. So ayan mga kamusta, no? Nagpapasalamat tayo kay Sir Jaime at tsaka sa mga subscriber natin niya. So kita-kita na lang tayo sa Lantap mga kamusta at dediretso tayo ngayon doon kasi nandito na nga kami sa Carib. So diretso na tayo doon mga kamusta. Tingnan natin yung update. So let's go! So andito tayo ngayon sa Lantap project mga kamusta, no? Kasi may pina-resume ako dito at pinaayos akong portion sa tiles natin doon sa CR kasi may babaguhin tayo doon at idadagdag. So ayan, silipin nga natin yung kisame dito mga kamusta, no? Ayan, ganda. So napakaganda ng feedback natin dito mga kamusta, no? Yung mga client na o kaya yung mga subscriber natin at saka yung namamasyal dito sa bahay nila Ma'am Faye, ang ganda. So ang ganda ng feedback natin dito. Simple pero maganda. So dito mga kamusta, ito yung inaayos namin ngayon. Ayan. So andito sila Romel tsaka si Efren. So dadagdagan natin yan yung tiles niya. Sasagad na sa taas. Ayan. Sasagad na yan. Tapos dito nilipat namin yung inidoro dito mga kamusta, no? Kasi nilipat natin yung kung saan nakaharap. Bali nakaharap kasi dati doon sa may pintuan. Ngayon dito natin siya iharap. So ang problema kasi dati nandito yung abang niya, nandito. So malayo. So hinukay nila, tapos ito naman ililipat na papunta ron.
So ito ayos na. Kakabit na lang yung inidoro pero sa ngayon papatuyuin pa to. Tapos papatungan na ng tiles bago tayo mag bago natin lagay yung inidoro. Ayan, so ito i-adjust. Kasi ito sabi ko nga noon mas maganda kung itataas na lang to yung tiles natin para hindi kumbaga yung shower niya eh may tiles pa rin para mas maganda. So may mga revision tayo dito mga kamusta kagaya na ito, tinaas na rin namin to kasi mababa nga, andito lang siya dati. Ngayon nagpatong tayo ng mga 4, so saktong sakto na para hindi ganong mababa. Tataas natin ito, sasagad natin yung tiles niya lahat. Diba? O, yan lang yung gagawin nila dito mga kamasta. Then, yung sa electrical niya, ayos na. Kasi nadagdagan na itong mga to, yung mga wirings natin. Nalagyan na yan. Dito, maglalagay na lang tayo ng mga switches. Ayan. Lalagay na lang ng mga switches. So, ayan. Konting pasilip lang dito mga kamasta. Ano, diretso na rin tayo sa tuwaw at hapon na rin. Hindi na tayo makakapuntang Busilac ngayon kasi nagpa-purchase si Bayo ngayon. May mga painter tayong gumagawa doon. At hapon na rin, hapon kaming lumabas eh. At alam nyo naman pag Monday, marami tayong ginagawa at yung mga ide-deploy natin ng mga worker. So yan. Tara, tara! So dito na nga tayo sa project sa Tuwaw mga kamasta no. Yan, hindi tayo nakapag... overtime dito kahapon pero tayo lang naman hindi kasi hindi ko na i-prepare yung pintura na ilalagay natin dyan kasi Sunday pala kahapon hindi tayo nakapag-purchase, nakalimutan ko mag-purchase nung Sabado pero pinamasilyahan ko na so i-grind na lang yan so and nakaprepare na yan para mapinturaan natin yan mga kamusta no? Ayos na, nakaprepare na to so pwede na tayo mag final cut dito. Ayan, dinatapos lang dito mga kamasta yung tiles natin. So, ito yung tiles niya. Ayan na siya. So, ito, pinakat ko ulit para may pasok natin yan. Para hindi na lalagyan ng tubig. Ayan, diba? Then, ito, ayos na rin to. Pipinish na lang mga kamasta. No? Finish na lang natin. Ayos. At dito pala mga kamasta kasi nag-overtime yung mga tropa natin na mga painter kahapon. So ito na nga yung napili kong kulay. Ayan siya, ang ganda mga kamasta no. Pagka sa personal kasi napaka-smooth tingnan. Ewan ko lang pagdating sa camera. Kasi syempre iba pa rin pagka nasa camera mga kamasta no. So, napaka-smooth, kumbaga napaka-lambot tingnan. Ang ganda. Lalo na pagka may ilaw na yan. So yun, pinapapinish ko na yung portion na yun mga kamasta no. Ayan si Uncle Joe, pinapakating ko na lang yun para sabi ko makita na yung talagang itsura niya. Ayan dito, ayan diba? Simple, simple pero ang ganda. Ayan o oh. Ewan ko lang kung anong kalalabasan sa camera pero syempre kitang kita pa rin yan. Ang ganda. Tapos dito may Uncle Joe, may contrasting tayo dito, di ba? Oh, ayan, ganyan na kulay, di ba? Ganyan na kulay, kocontrast natin dito. Sa portion na 'yan. So, pasok naman tayo dito. Ayan, ayos na yung pintuan natin mga kamusta kung napanood niyo doon sa may last vlog natin dito, pero kumbaga nakuha lang 'yan, video lang 'yan mga kamusta no. So, ngayon ay ayan, ipapakita ko na sa inyo na maayos. Ganda ng fittings niya. Ayan. Layo natin ng uniform na siya. Hindi na siya yung kagaya dati. Ganon din doon sa may master bedroom natin. Ganon na rin siya. So, uniform na. Saka fit na fit mga kamasta. No? Yung dati kasi maliit. Hanggang dito lang yan. Hanggang dyan lang. Tapos, may, masyadong masikip. Kasi may space pa dito dati, ngayon sinagad na natin. Kaya ang ganda na tingnan. Kaya na siya. Baga uniform na. Pantay-pantay na mga kamusta no. Tsaka ang kaganda na ito, yung fittings niya, ayos na rin. Yeah.
Ayos na. Ito na, ito yung mga ginawa nila kahapon kasi nag-overtime na yung mga painter natin kahapon, mga kumusta na. Konting retouch na lang then final cut na. So madali na lang yung final cut natin dito. Pasukin natin 'to isang kwarto kasi na-finish na rin 'to. Ayan. So magse-second cut pa tayo dito. Mapapansin niyo, kulang pa yan. Then dito may headboard tayo dito. So may kulay pa tayo dyan, yung contrasting natin na kagaya na itong kulay na to. Ganda. So dito, ayan, sinukat na namin. At yung granite is sasalpak na natin dyan, mga kamusta. Ayan, dito na rin yung sink na ikakabit. Ito na siya. Simple lang yung sink natin. So ito yung ikakabit na sink niya. Tapos ito, pinag-iba ko na rin pala ito, mga kamusta, no? Idederecho yung tiles natin. Kasi kung napapansin nyo dati yung mga lumang klase nung lababo, eh ganun pa rin. So binago natin. At kumbaga, sabay mas maganda talaga pag ganyan. Siyempre, para isasalpak na lang yung mga cabinets. Finish na ito, mga kamusta. Ayan, ayos na. Ayun, may cutting-cutting na lang na mangyayari. Kakating na lang ng Keljong, then okay na yun. So, final cut na lang lahat. Then okay na. So, yan na, mga kamusta. Katingin na ng Keljong. So, video natin na maigi. Ganda. Ay, smooth lang, mga kamusta. No? Pagka meron na yung ilaw niya, ayan, ayos na. Labas na yun, litaw na yun, mga kamusta. Tagay din dito, ayan. Puro pin light lang yan, mga kamusta. Tapos may cove. Napakasimple. Pero maganda. Ako nga? Kasi nga lang yan. Ang lito nga sinantan mo. Ay, di, datatoy. Mayroon nga naman. Dito yung chucha nga nga ako, basta nga. Hindi kami dito natin, kis-kis pahit mo lang itong nananalim mo. Na yung domina ng pan, ah. Kis-kis pahit yung gawal. Ayun, laki nang masyado, hindi ko kaya. Dito ba yung kaya natin yung butik ayan ka kami? Mag-iwa. Naparasyakan ka na ba? Boom. Pang pakiya. Pang utility box. Utility box. Gusto ko pang utility box. Pang utility box na natin. Ay, may isang mga dito ah. Ay, yung tayo. Well, yes. So, baka may hapag nila eh. Ang pag-iglaman na. For pay that. Ang pag-iglaman Jordela na. Oo. Oh. Ngayon, ang bilis mo masyado tayo, bot. Hindi ko bakit yan. Kay, grawer si Halo. Ang asintan niya yung pagkakas. Kaya ka yung pala. Bala, ito yung diwalo nga, eh. Tingihan ka ito. May, dumigitan sila dyan. Ano nga yung pagkakas ni Johan? So yan, mga kamusta, no? Iwan na natin yung tropa dito. Ayan, si Uncle Jong. Nagka-cutting na lang siya. So okay na yan. Finish na. So, cutting-cutting na lang mangyayari dyan. So ang tinatawag namin na cutting, mga kamusta, yung pag-brush sa mga kanto-kanto. Kaya yan ang ginagawa niya. Ayan, kita-kita na lang tayo sa Kuripang project, mga kamusta. No? So ayan, mga kamusta, dito na tayo sa project sa Kuripang, ano. So papasok muna tayo. Ayan. Ay, sa loob. So ayan, ito yung ginagawa natin dito. Ayan, ganda na ng ceiling niya, mga kamusta, ano. Oops. Ayan.
Tapos na dito mga kamusta. Tapos na rin doon. Ito sa kwarto, tapos na rin siya. Ang cute. So tingnan natin. Ilaw natin yung cellphone mamaya para makita. Say hi. Do yung cellphone niya. Do. So, tingnan natin dito sa may master bedroom. Ilaw natin mga kamusta no. Ayan o. So ayos na. Ang cute mga kamusta no. Siyempre malitong kwarto, ganyan din yung design niya. So may cobian sa loob. So mapapansin nyo yan. May cobian sa loob. Bali drop ceiling lang to. Gilid niya. Drop ceiling lang. Then naka drop tong isa. Tapos may cobian sa loob. Ganda. So yan ang nilalatagan nila dito yung CR. Ayan. Bawas-bawasan nyo na kasi ah. Ito nga, hawagin muna namin dyan oh. Oo. So ito tinambol namin dito mga kamusta no. So tinambol namin yan. May design na lang dito. So si Michael hindi nakapasok dito gawa nung mga anak na yung misis niya. So, wala yung taga-design natin. Pero nandito na si Nonoy kaya sila muna naglalatag. So ngayon kukunin natin yung pinaka-sentro niya mga kamusta no. Ililaser natin 'yan para dun sa design natin sa gitna. So ayan, naka-base tayo sa baba para doon sa may center natin. Ayan na yung pinaka-sentro. Tapos ayan, lapis. Ayan, pitikan nyo na para diretso. Okay, lapisan nyo na lang. Dulo-dulo. Hindi ah, hanggang dyan lang. Ayan, tapos ayan. So ayan na yung sentro natin mga kamusta. Lapisan ko na. Oo. So tingnan nyo, may konting diferensya. No, kitang-kita na. Ay, panurag. So ayan ang kagandahan ng laser mga kamusta na. Ayan o. Gumuguhit talaga siya. Ayan o. Yun yung guhit niya. Hanggang doon sa taas. Uy! Magka! Hindi! So may design pa tayo dito sa gitna niya mga kamusta na. Tapos yung design niya dito. So ayan ang kagandahan ng laser yan o. Hindi na kailangan ng sukat-sukat na mano-mano. Thankful ako talaga sa nagbigay na ito. Aking blessing. Hanggang saan ba yung tanong nito pa? Basta lapisan mo muna. Kahit sumobra yan, walang problema. Pili ka na doon ako. Ah. Isang cover natin. Wala, hindi ko ako doon. Kaya mo yan. So yan, diretso pitik na sila mga kamusta no. Lapis, tapos pitik. Basta naguhitan na ng laser natin. Yan, kagandahan niya. Yan, hanggang dyan lang. Yan. Wala nga, hindi mo nang kapatag. Yan. Okay. So diretso sukat-sukat na yan. So yan mga kamusta no, yan, no. So nakuha na namin yung sentro niya. Sa tulong na ito mga kamusta no. Yan ang pinakamaganda. So yan, hindi mahirap. Hindi mahirap maggawa pag may ganito tayo. So yan, kita-kita na lang tayo sa opisina mga kamusta at may gagawin tayo doon. So yan, kita-kita na lang tayo. Let's go. So ayan mga kamusta na, dito lang na tayo sa opisina. Ayan ang gagawin natin. Maalala nyo yung date natin sa Busilac. So yun yung gagawin natin ngayon kahit na magpo-fall na. So yung overtime natin kasi kahapon may importante kasi akong nilakad kaya hindi ko nagawa yan. So gagawin natin ngayon. Bili ka ng welding rod doon oh, kay architect. Yung 1 kilo.
Tapos eto, ito yung pinulout natin sa Busilac, mga kamusta, no? At papalitan daw natin. So papalit tayo. So try natin ipunta kasi sa Rye Builders to eh. Rye Builders. Kasi sabi ni Bayo kanina eh, hindi daw nila nasikaso gawa nung hapon na. So subukan natin bukas. Ano yung baby? Asan yung slipper mo? Go get your slipper. No. Ayan si Rodson. So gawin natin to ngayon. Lagyan natin ng lock. Ayan, bago tayo, bago natin punta sa Busilac. Siguro pupunta natin to bukas, no? Yeah. Gawin natin ngayon yan. Retira na mga kamasan, dito pa rin yung mga tropa oh. Kaya samahan tayo, no? Eh si Nonoy, Nonoy iyakin. Nandito sila eh, friend. Ayan, scandal na naman oh. So ang ginawa natin, ayan, meron na sa baba niya para maging stop eh. Ito naman yung sa lock natin. Igra-grind lang yan para lumuwag. Kasi hindi pa naayos. So practice-practice lang. Gusto walang butas, binutasan ni Nonoy. Full weld niya daw. Sigurado mananalo ka na dyan? Wala, sa gitna na lang eh, wala na ako, 77. Wala na ako, 77, loto. Magbabakasakali mga kamusta, no? Mamaya yung bahay niya nang gagawin natin. So yun mga kamusta, no? Kita-kita na lang tayo sa panibago nating vlog. So yun, mag-ingat po kayong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless everyone. Bye.